7, ayun, nandito namin sa Clark, kaya rating namin sa 105.5 UFM, pero mamaya pa kami. Isushoot naman na namin itong question and answer portion natin for today's video. So, unang tanong galing kay Miros and Pedro. Shoutouts pala, Rooftop Chillin' Bar, ayan. Kay Miro, favorite song to play at bakit? So, mauna si John. Ako, Lakbay Diwa. Tapos, Saling Puso. Tapos itong bago, itong kwarto. Okay. Arwin, ikaw, top 3 songs mo. Top 3 songs na tinutugtog natin. Ano? Life at 7. Saling Puso, pinaka top 1 ko. Circles yung pangalawa. Tapos pangatlo natin yung si Para Sa Atin. Okay. So ako siguro, Soundcheck. Tapos Joey. Yung isa hindi na-include eh, yung Lolo Mo Pink. Sa akin, ano, Para Sa Atin, sa Lepuso, sa Kwarto. Pero sige, Boy Ubo, sa'yo. Ubo muna. Para sa akin, Saling Puso. Tsaka yung Lakbay Diwa, tsaka yung bago. Yung bago. Yeah. Ayun, kung bakit, hindi na rin namin alam. Ako kasi, marami kami explanation dyan, pero... Yes. Pinipil na lang din talaga yung... Ano, doon namin napipil yung... Sarap ng tugtugan. Yeah. Okay. So, nasagot na namin, Miro. Galing naman kay Ian De La Peña, bakit name ng band is Life at 7? So, sino ba? Okay. So, Life at 7, pare, ang story niyan, may practice kami ng 5 PM. Dumating ako 7 PM. So, nag-iisip kami na ng pangalan na bago. Ano ba? Late ka eh. Di 7 PM na. Basta include mo yung 7. Sabi ko, sige, nabubuhay naman ako tuwing alas 7. So, Life at 7. Nagkaroon na lang din ng cliche ng meaning bandang uli kasi nung nagkaroon ako ng baby, pinangalanan ko siya ng 7. So, siguro, Life at 7 kasi yung buhay namin, parang 7. Nakaka-shit. Pati okay. Nga yung mga hotel natin, ay yung hotel rooms natin na 7. Puro 7 eh, lucky 7. Yung kung pang ilan tayo, line 7. Paling kay Nelson Dikina ng Tribo Panoy. Sino po ba si Joey? Ang sagot ko na lang dyan, si Joey at si Lakbay Diwa ay isang tao lang. So, hindi ko na sabihin kung sino kasi ayokong makasuhan. Next question, ito. Galing sa Ways of Freedom na banda yon. Shoutout sa inyo mga kapatid. Ano ang pinaka-exciting na aabangan namin sa Life at 7 at anong genre ito? So, yun, hindi naman kami lalayo sa main roads namin na pop punk talaga kami. So, siguro, ang aabangan nyo na lang is... mixture siya ng emotions and feelings. Hindi lang siya tulad ng Lakbay Diwa EP na puro heartbreaks na dahil sa failed relationships. Ito kasing sa Faces and Places EP, pwede siyang pangkalahatan, pwedeng emotion mo, may galit ka sa magulang mo, may galit ka sa sarili mo, galit ka sa ex mo, kaibigan. So kaibigan, di ba? Basta marami kayong aabangan. Siyempre ayun, Ways of Freedom, papang pa rin pare, probinsyano yung papang. Galing naman kay Danica May G. Velasquez, paano nabuo ang grupo niyo? Inuman lang kami. Gusto namin magbanda. Ito na. Inabot na kami ng 4 at maglilimang taon. De. Ano ba? Paano nabuo? Nagsimula siya 2017-18 yata. Plano pa lang siya noon eh. Kasi may mga kanya-kanya pa kaming banda. Kami ni Chat noon, nasa Veronica, Black Maniga kami. Si Marwin, hindi pa namin kilala. Si RJ, sa Malikmata. Malikmata siya. Si Gudoy, Berdeng Aguila siya noon. So, paano ba? Yun, nagkaroon lang kami ng kasunduan na bukaya tayo ng escape natin sa heavy music na band. Parang yung hindi natin kailangan na sobrang bigat, pero may emosyon. So, ito na, nabuo yung Life at 7. Yun na, salamat sa tanong, Danny. So, ang pinakamakulit sa inyo, galing kay Jeff Balanon at sagot, tanong din ng Rooftop. Ito, yan. Walang duda. Nagwawala sa inyo man doon. Nagwawala sa inyo ay Rachel May de Guzman. Bakit puro long hair kayo? Ba't nga ba? Astig. Pag-Long Islam. Longer? Di ata kami yung bandang yun. Yan ah. May kilala akong puro longer eh. Pero ibang banda yata yung pinapanood mo. Rachel May ah. Nakalaan ko pa. Kayo Maring. Eto, napakahirap sagutin nila. Ano, individual namin sasagutin to. Para alam natin yung sagot ng bawat isa.
gaano kaimportante sa inyo makilala sa music scene at anong pinagkaiba nyo sa ibang mga banda na gumagawa din ng pangalan ngayon at sa panong paraan nyo gustong magkamarka sa tao balang araw. So, hirap dun. Sige, iunahin natin si Chat. Sagutin ko ang tanong na to. Siguro, ano, siyempre galing ako sa metal, di ba? Galing ako sa metal na banda, ano pangarap ko to, pangarap ko yung ginagawa ko, so nag-ano ako, parang na-realize ko na alam kong hanggang underground lang kasi ako pag sa metal. So, ngayon, kahit nagbaba ako ng genre ko, ngayon, masaya ako ngayon sa enjoy pa rin. Sa ginagawa namin. So, ano pa isa? Pinagkaiba nyo sa pinagkaiba? Siguro, ano, siguro mas pare-parehas kaming gutom, pare-parehas kaming gigil. So, kaya ayaw namin mag-stay dun sa kahon namin. Gusto namin lumabas. Kaya, yun. Anong paraan natin gustong magmarka sa tao? Siguro, matatandaan nyo na lang yung mga kakulitan namin. Ngayon na lang. Tsaka yung music namin, siyempre. Ewan namin sa iba yung mga haters namin. Ewan namin kung ano. Fuck baduy, you kayo. Baduy daw kami, pero ito, mas baduy ka. So, thank you, Maring. So, ito, gaano ka-importante sa inyo ang talaga sa music scene? Actually, sa sobrang dami na rin ang pinagdaanan namin sa lifespan ng 4 years, nagpa 5 years ng Life at 7. Ang dami na rin namin members na wala, na napalitan. So, natitira na lang talaga, actually, ito talaga, ang original na lang talaga natitira dito na members talaga. Ako, Chat, RJ. Si RJ kasi nagsimula siya dito pero hindi pa siya Life at 7. So, tatlo kami. Dumating si Budoy along the way. Nakasama na rin sa amin si Marwin. So, ayun. Ganon ka-importante sa amin ng music scene, pare, diba? Kahit na dumating sa time na nawalan na kami ng mga kasama, pinursu namin na tuloy na hanapin namin yung sound namin talaga. Tapos, pinagkaiba namin sa ibang banda. Wala siguro, lasinggero kami. Hindi kaya ng ibang banda yun, magpakawasak sa inuman. Kami lang gumagawa nun. Sa paanong paraan nyo gustong magmarka sa tao balang araw? Siguro, yung mga kwento namin, na kinukwento namin na ang tawag nga is kanta. Siguro, dahil sa mga kwento namin, sana makaabot sa puso ng mga tao, maalala nyo, ito yung Life at 7 pala kung ganito. Yun lang. May gusto ko kayitan. Ano nga? About dun sa ano? At sa parang paraan na gusto mo magmarka sa tao. Parang gusto ko lang din yung kasi yung parang pag narinig yung music natin, may certain emotions silang mismo. Parang hindi lang sa ganda ng ano music, pati din emotionally, matatouch natin yung mga tao. Mm-hmm. So gusto ko, parang ganun yung Life at 7 sa 19. Hindi ka pala sin. Hindi pa pala. Okay. So next question natin, ito galing kay Bill. Ayan. Pinakamatinding pagsubok na naranasan niyo sa Life at 7. So ano ba? Siguro yung nag-away kami ni Chat. So, muntik na kaming ano nun eh. Super display. Pero pinili naming ano, set aside yun. Napag-usapan namin bilang magkapatid, hindi bilang magkabanda. Kasi kami, ito pala pinagkaiba namin sa ibang banda. Para maayano din sa question kanina. Pag nagkakaroon kami ng problema, hindi namin siya tinuturing sa away magkababanda. Away magkakapatid siya. So, lahat ng magkakapatid nag-aaway-aaway yan. So, nag-usapan namin, naayos namin bilang tao, bilang magkakapatid, magkumpare. Na-squash namin gagad, pare. Walang pride eh. Walang pride dito sa Life at 7. Pag may pride ka dito, may dala akong tide. Siya real. Lalo kayo, sobrang memorable na. Butik birthday ko yun nung nag-aaway-aaway tayo. Iiyakan kami sa stage niya, yung girl fest eh. Tapos dumating si Marius eh. Yoko muna mama, toy! Shoutout sa'yo, Marius. Shoutout sa'yo, bro. Ito, last question, pinakamalupit. Galing kay Roji, ano ang skincare ni Chat? Adam, siguro ano, pawis tsaka putik. Tsaka kumain ka lang ng maraming likido ng ano, yung... So yun, wala na tayong questions. Okay na. So sana na gustuhan niyo yung mga sagot namin kahit na hindi kami masyadong kagusto-gusto. Mahal namin kayo. Salamat sa laging pagsuporta. Pare, ang tawag namin sa mga followers ng Life at 7 is hindi fans. Wala kaming fans, pare. Lahat kayo supporters. So kung paano niyo kami supportahan, maraming salamat. Sana kasama pa rin namin kayo sa mga future endeavors namin. Yun lang. Salamat po. Yeah. Love you. Peace out.